Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! It's a lovely day. Warm at lumabas si Haring Araw, in fairness. Kaya si Mixo, hindi ko masyadong nilagyan ng jacket na makapal, yung kuretex niya lang ba ito, tapos hoodie at yung kanyang bonnet, dahil naghahanap tayo ng upuan ni Mixo para dun sa bike ko. Bumili kami, meron kaming nakita sa second hand shop, 15 euro lang siya. Pick up natin ngayon yung normal price nun. Kung naalala nyo yung nagpunta tayo dun sa shop, tinignan namin nasa 80 euro, mura na yung 15 euro sa second hand shop. Kaya ito, malapit lang naman dito sa bahay yung pagbibilhan natin, and then mamaya ilagay natin dun sa bike ko para itry ko mamayang hapon na magbike-bike kami ni Mixo, dahil day off man ang ating marinquini ngayon, so magbike-bike kami ni Mixo. And then meron din pala ako dito ano, yung nanalo kami ni Pars ba na bingo-bingo. Yan, naglaro kami kahapon ni Pars, nanalo kami ng 30 euro. So, ang plan namin, ibalik ko to doon sa shop. And then, bibili ako ng dalawang ganito. Maglalaro tayo mamaya pag balik namin. So, we're ready? We're ready. Hey, how come the ground ruckus is with... It was rain last night? No, the in the evening. The It's very it's wet. It's very wet. Oh, yan. Oh, wet talaga siya. Kala ko talaga umulan. Tapos yung sasakyan, very moist. Always autumn. Autumn like that, like wet. Yep. But nowadays, no rain. No rain. Na-pick up na namin yung upuan ni Mixo sa bike. Ayun, i-assemble ni Pars. Dito lang kami sa backyard namin. Kasi si Mixo, palaruin natin doon. Para mamaya, magnanap siya. Easy will come. You go to ano? Hiyak ka. Let's go. Easy will tuli. Inaantay niya yung tatay niya. Do you want swing? You want swing? Hi! Or where you want to play? Do you want to play outside? Or inside? Ang hinuktok, inantay niya si Pars natin. Oh, let's go to Easy. Let's check what Easy doing. Uy, ang ganda talaga ng weather. Ay, very warm. So, yan yung ating pinick up. Yan, oh. Bike ni, ano ni Mixo, upuan. Let's hope it's easy to putrakas. Just tama, just doon yan sa likuran ng bike ko ilagay. Angkas ko si Mixo. Ganyan. Ayan yung bike ng ating Mixo. Ito yung upuan ni Mixo. Mabilis lang pala siya ilagay. Kailangan lang siya i-ano dun, i-lock para hindi magalaw-galaw yung upuan ni Mixo. You excited na? Yeah. Yup. Excited na siya sumakay dyan sa likuran ng kanyang mama. I'm sure you will enjoy. Yung kahit mga short bike-bike lang ba? Okay naman pala yung gulong. Hindi pala nawala yung hangin, kasi yung last time, diba, chinek natin yung hangin. Akala ko sira yung gulong. Kulang lang talaga yun ng hangin. Yan, pinag-aaralan pa ni Pars paano ilagay yung lock doon sa baba para safe yung ating Mixo. Pumasok na ako dito sa loob ng bahay dahil i-prepare ko yung lunch ng ating Mixo. Yung lunch niya ay ano ba yan? Lumpia, at kuha pa ako dun sa ref ano yung pwede ibigay sa kanya. Dahil nung hahanap ako dun sa freezer ba, ano yung pwede pakain ko sa kanya. Sus, nakita man niya yung
lumpia na hindi pa luto. Nagwawala siya kanina kasi gusto niya kainin, ihilaw pa man. Kaya ito, prituhin natin para pagpasok nila mamaya ni Pars. Diretso na siya kain ng lunch. And then, after niya kumain, magnanap na yung ating mixo dahil meron niyang routine si mixo natin para tulog. Para yung day niya ba, hindi masyadong boring nga. Nasa loob lang ng bahay, hindi kaya puro lang nood ng TV. Yung gising ni mixo, 7 to 7:30, gising na yan siya. And then mag-breakfast yan pag gising niya. Pero minsan hindi yan kumakain si Mixo ng almusal. Pinapainom ko lang ng gatas. And then mga bandang alas 9 o di kaya hanggang 10 ng umaga, nilalabas ko siya para makapaglaro at mapagod siya dun sa labas. And then after namin mapalabas yung ating Mixo, pagpasok niya dito mga bandang alas 11, magla-lunch na yan siya. And then after niya lunch ng 30 minutes, patulogin ko na yan ang nap time niya. Pag si Pars lang andito, same pa din ang ginagawa ni Pars. Meron siyang ano ba, daily routine na ginagawa namin para hindi talaga siya maboring. After niya matulog niya, magnap siya ng tanghali, gising yan siya mga 2:30 or alas 3 na. Bigyan namin yan siya ng afternoon snack, tapos bigyan namin ng konting cartoons, at after naman yung cartoons, lalabas na naman namin siya dun para maglaro-laro. Pero depende sa ano, weather. Pag yung weather sobrang ganda, ayun, nilalabas namin siya. Pero pag yung medyo sobrang lamig tapos mahangin, hindi namin siya nilalabas kasi hindi man maganda maglaro-laro dun sa labas. Kaya yan yung ating mixo para hindi boring yung araw. Kailangan lang talaga gawa ng daily routine ang bata pa. Yan, since baby pa yan si Mixo, meron talaga yan siyang daily routine. Nung baby pa yan, gising na din niya ay 7:30 to 8 yung baby pa ba, yung pinapakain pa namin siya. And then, magbe-breakfast yan siya ng alas 8. And then, mga bandang alas 11, magnanap yan siya, gising ng alas 2 o di kaya alas 3. Parang kung ano yung naumpisahan namin nung baby pa siya, hanggang ngayon sinunod namin yun para mag-follow siya ba. Like pag evening naman, yung tulog niya nasa alas 8, pinapatulog namin yan siya. Yung prepare na ba, nasa bed na yan siya 8 o di kaya 8:30. And then pag meron namang bisita dito sa bahay, extension yung gising niya, yung ano niya ba, ano ba tawag niyang balbunta sa English, ay nakalimutan ko, yung magpulaw-pulaw ba hanggang 9:30. Pero pag normal days lang kami dito sa bahay, bago mag 9:30 tulog na yung ating mixo. Ito na yung ating lumpia, ilagay ko na. Masarap kaya yung lumpia. Mahilig si mixo sa lumpia gaya ko. Hindi siya masyadong fan sa chicken, pero sa lumpia, eh grabe to si Mixo sa lumpia. Yung nagprito kami nito, yung nandito sila Daryl at Shabby, naubos niya siguro yung 8 na slice ng lumpia. Ganyan lang kinain niya, lumpia lang talaga. Tapos binigyan ko siya ng mga fruits, yung ating pagkain. Maghanap muna ako dito sa ref namin ano pa yung pwede ipares dyan sa kanyang kairetik. Meron pa kaming patatas dito na boil ni Pars kagabi. Asan na yun? Nawala na. Hanapin ko muna yun. Tapos na yung ating mixo at ako din. Ready na yung food niya. Yan lang. At ready na yung food ng ating mixo. Don't give that because it's sweet. He won't eat anymore his food. Onks tää salatti? Joo, hänen salatti. Niin. Joo. Taon! Just halot maista. Ah, sino? Yeah, ito yung pagkain ng ating mixo. Yan, french fries yung naisip ko sa kanya. And then, fish finger at yung lumpia at yung kanyang salad. Merong cucumber, kamatis, and then melon. Yung melon, oh. Pwede na yung ating mixo. Ito na yung kanyang
Lunch. Look. Oh, why are you crying? Like that. What else you want? Water? Salate. Huh? Salate. Salate. Nyt on paljon hyvää ruokaa, Miksu. Tosi paljon ja tosi hyvää. Work is almost over, summer's getting closer. No time to be sober, sunshine on my shoulders. Kanina, after ko pakainin si Mixo natin, pinatulog ko siya at ang tagal niya natulog, mga 40 minutes na kami doon sa bed, hindi pa siya nakatulog. Ako nakaidlip na pero siya naglaro-laro pa doon. At nung makatulog yung ating Mixo, nagluto ako ng food ko at nang maluto, kumain ako. Hindi nagtagal, gumising na naman si Mixo kaya hindi ako makapag-vlog ng maayos. So ito, yan oh. Bumili kami ng bago ulit. Kasi yung panalo ko pala nung una kong bili, yung pinakita ko sa inyo kanina, akala namin 30 euro lang yun. Pero nung binalik ni Pars kanina dun sa tindahan, 50 euro pala. Pag punch daw sa babae, 50 euro yung lumabas. Ah, tuwang-tuwa kami. Yan, bumili si Pars ng dalawa. Kasi yun, wala yun siyang cash na... Dito ba? Ikaw mismo talaga ang punta sa shop. Kung saan mo to siya binili. Bali, exchange mo. Ipakita mo sa kanila yung card kung may panalo ka. And then, bibigyan kanila ng pera. So, ayun. 50, yung 10 euro binili namin ng ganito. And then, yung 40. May panggas na ako ulit. So, ito. I-try natin tong crush. It's crush. Bingo lang to siya. Hana. Yung mga naka-question mark. Scratch natin and then hanapin natin dito sa mga number. Yan, kay Pars yan. Ito, akin. Yan. Ito, itry natin. Ang hirap man ito eh. Kasi nagawak ako ng camera. Yan. Check natin. Bingo lang talaga siya. Ayan. So, A4. So, hanap tayo dito. A. Oops, walang 4. Dito, walang 4. Dito, walang 4. Hindi pasok sa banga. Ay, 43 pala, oh. Saglit lang, nahirapan ako kasi tawag ako ng camera. Check na natin to. Hindi pa pala tapos, 43 pala, akala ko 4. 43. Ayun, pasok sa banga isa. Scratch natin, how about the other? Ayun, may 43. Sana manalo tayo na ngayon. Pangdagdag sa gas, ayun, may 43 din. Eh, the next, scratch tayo dito. Oops, excited ako. Kung mananalo ba tayo o lugi tayo ngayong araw na to.
60, wala, ah, dito merong isa. Ayan. Oops. So, scratch ko lang to, and then, balikan ko kayo. So, ito na si Pars. Good luck, Pars. Thank you. You too. Laro tayo ng bingo. That's all, huh? Tapos yung ginamit niya, kutsara, ay yung tinidor. F13. Yan. So, focus ka dyan sa'yo, Pars, dahil focus din ako dito sa at sarili ko. Nalo ako ng 5 euro. At least hindi ako nasira kasi yung kay Pars, wala siyang nakuha doon. Nung akin, kakuha ako ng 5 euro. Yan o. Ito, katuwaan lang ito siya. Hindi ito siya yung sugal-sugal. Yung for fun lang siya ba? Bingo na ganito o. Ito, pwede mo mabili doon sa shop. At hindi lang yung puro bingo yung pwede mo bilhin ito. Meron yung parang iba lang, iba din yung style niya. Kailangan mo siya i-scratch. Tapos, pag may tatlong kapareho na number yun, panalo ka. Katuwa lang to siya kasi more exciting bakal. Taga scratch mo. Uy, ayan. Yung, ayun, sa dami ng number nito, every time na mag-scratch ka, parang nakaka-excite. Wala, oh, may 5 euro pa ako ulit. Ibalik ko ito mamaya doon sa shop. Bili ko siguro ng gatas ni Mixo. Yan, naka-outfit na kami ni Mixo. Dahil mag-bike-bike kaming dalawa, okay na yung upuan niya. At meron siyang helmet. Meron din akong helmet. Pero yung ating Mixo, takot na mag-helmet kasi kanina. Masyado palang masikip yung dito pagkatali ko. Diyos ko, grabing iyak ng ating Mixo. Hindi ko naman alam na lumaki na pala yung size ng ulo niya. Oh, kaya si Paris na lang yung maglalagay ganyan. Takot na siya sa akin na ako maglagay nito. Hindi man ito masakit na. Ating Mixo. Okay, it's very smooth. Hoy, takot? Chubrum-brum! Chubrum-brum! Ayusin mo na namin itong upuan ni Mixo. Yes! Ready na ang ating Mixo! No, it's fine, Rakas. The poly. Oh, sa parempi nito yun? Yun, itong parempi. Inulit kasi ni Maru kasi kanina nakayuko man si Mixo natin. Natatyo satana. Pites ko lang ito. Pito. Ehdottomasti. Ah, ito Mixo. Feet don't move. Yo. Ah, yun pala yan siya. Oh. So, min natatuloy. Sa atin dyan sa Pilipinas, pwede lang sakay sa likod. Di na kailangan ng upuan. There. In the back. Ang stay so tight, not so tight, ita Mixo kan move. Ei saa liikkuu jalat. Ah, eikö? Ei. Ai niin, koska mä ajan. Niin, ei, ettei me pahingossakaan menee pinnojen väliin. Joo. Like that. Yan, inaayos lang yung sa paahan ni Mixo. Hindi mag-ikot, maglikot-likot si Mixo ba? You excited, Mixo? Joo. Joo? Joo. Eihän ole liian tiukka. Ei kai. Just like that. Alright. No joo, nyt se on. Ikot-ikot lang kami dito. Entäs tää? Yan o. Oh. You okay? Joo. Joo. Parang no. Nahihiwi man yan. Kalo mo, yeah, ano mo ay? Helmet. Hey! Joo. Joo. Kato, muuten sinä voit laittaa tämän pinnojen väliin ja sitten on kaadutte. Niin. Kuvaanko niin, kun tuo lähtee? Joo. And then I just come back. Lähet äitin kaajelee. Joo. Yeah. Joo. I need to fix everything that it won't drop. Joo. We just maybe turn one round. Joo, joo. Then I set my clock. To work out.
Where is that outdoor bike? There's no outdoor bike. Odo ta mixo. Don't move. Why don't have outdoor walk? Exo, you have a bike, biking. Ah, there are outdoor cycle. No, ni. Nani, let's try. Let's try. Yo. Wait, it's like. Mixo, you're so heavy. You okay? Yeah. Toimiks sun jarru? Toimiks sun jarru? Is it work? Joo. Joo, no, okei, okay, kun laitat vaan jalkaa maahan. Ja... Okei. Okay. Alis nakka mini Mikso. Say hi Mikso. Hi! Yung ating Mikso nag-i-enjoy sa bike-bike. Don't worry, yung camera nakasabit po yan. Hindi ko po yan hinahawakan sa ano yan, handle niya. Yan o, wala akong hinahawakan na camera. Para hindi kami masyadong boring ni Mixo. Akala ko si Mixo natutulog na sa likod. Nag-i-enjoy pala yung ating Mixo. Oops. Dam. Si Mixo. Say hi, nak. Hi daw. Layo-layo na yung bike namin ni Mixo. Mga 20 minutes na. Ikot na lang siguro kami. Kasi nung nag-stop ako ba, uminom ako ng tubig. Sabi ni Mix, mag-drive na daw ako. Wag daw ako tumigil. Ayaw niya na mag-stop ako. Gusto niya mag-bike lang kaming dalawa. Lugi ako nito na. Kasi ikaw nandyan sa likod lang. Ako, sikat sa ano, pedal. Bigat pa naman ni Mix. Oh. Meron kanina dun pataas. Ah, sikit sa legs. Uy. You know, dito lang naman kami sa malapit sa amin nag-bike-bike. Ikot-ikot lang ba? Yan o. Yan. Walang masyadong view. Kasi gilid ay bahay-bahay. Yan. You okay there, Mixo? Yo. So, where you want to go? Where you want to go, Nak? Wow! Gusto ni Mixo ang bike. Umuwi na kami dito sa amin. Oh, careful. Kasi napagod na ako. Pero yung ating Mixo, ayaw pumasok kasi gusto niya mag-bike. Hayahay man si Mixo sa likod kasi nakaupo lang. Samantalang yung mama niya, hangak. Para ng aso ba, pag may pataas na daan. You want to remove your helmet? Yeah. Yo. Are you happy? Are you happy? Tomorrow again. If tomorrow I'm not tired, I will pick you by bike. Okay? Yeah. Yo. Gusto niya pa talaga mag-bike-bike. Ayaw niya pa pumasok. Nanginginig na yung tuhod ko, nak. Dito, oh, bike-bike ka lang dyan, oh. You can bike there. But don't go there because there have cars, okay? Yeah. Oh, sige na. Sige na. Uy, kapagod eh. Ano oras na ba? Ilang kilometro ba yung binike ko? Malapit lang naman kasi 30 minutes lang ba? Mag end of workout. Oops. Ayan. 30 minutes nga yung drive ko. And then, asan na ba yung kilometro eh? 5.5 kilometer yung layo. Pero grabe yung tuhod ko, ang sakit. Grabe yung legs ko, nanginginig. Si Mixo. Yan, antayin ko lang si Mixo mapagod. Then pagpagod na yan, pasok na kami dahil magluluto ako ng pagkain. Carbonara yung dinner. Ooh, I miss carbonara. Dahil gabi na, so kailangan na magluto ng maringkwining. Pagkain ng aking boys. Luto tayo ng carbonara. Yung pagkain na kanina niluto ko para lang yung kay Mixo.
Kasi meron pa naman kaming leftover doon kanina. Yung ginawa ni Pars na nachos, yun yung kinain namin. So, ngayon, magluto ako ng carbonara, which is Pars Marcos' favorite. My carbonara. Welcome to Marcos' kitchen. You're not cooking, oi, pois. Oh, sorry. Pois, hawa, dali, hawa. 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 Okay, okay. Hindi, joke-joke lang namin yan. Huwag niyang masyadong seryoso yung mga biro-biro namin ni Pars. Kanyang kami magbiro dalawa. Dahil wala man akong work, kaya pagsisilbihan ko yung aking mag-ama. Dahil pag meron man akong work, pinagsisilbihan din naman ako ni Pars. Pinagluluto niya ako. Hindi niya ako masyado pinapagalaw dito sa bahay kasi pagod sa work. Kaya ngayon, free day man si Marine Queen, pagluto ko sila. Ganyan lang, bawi-bawi lang ba? Kung sino yung may day off, siya yung magsisilbi sa isa. Para walang awayan ba? Meron dati talaga na nag-away kami ni Pars dahil sobrang pagod ko. Tapos, wala na akong magawa dito sa bahay dahil sa dami ng ginagawa ko ba? Maalagaan ko lang si Mixo tapos makaluto ng pagkain tapos hindi ako makalinis-linis dahil ang hirap kasi maglinis pag ako lang mag-isa dito tapos si Mixo laging nakakumpayot dyan sa akin, laging mama, so mahirap talaga maggalaw-galaw. Kaya nun, nag-usap kaming dalawa na pwede ba ganyan. Nagka-intindihan naman kaming dalawa, kailangan lang talaga ng mahihina na usapan sa mag-asawa. At ako, hindi rin ako mahilig yung pag nag-away kami ni Pars natin tapos magsusumbong ako sa family ko, di kaya kanino. Yung time lang yun na nag-away kami ni Pars, dapat kinabukasan, pupunta kami doon la Inday Karya. Nag-usap na kami na punta kami doon, ready na. Tapos umaga, nag-message ako na hindi kami matuloy dahil nag-war kami ni Pars. Tapos noon, tumawag si Inday Karya sa akin. Pagkagabi noon, nangumusta ako. Okay na kami. Tapos noong time na yon, wala akong sa bahay ba? Nagpahangin ako. Yun, sabi ni Inday Karya sa akin na umuwi daw ako ito sa bahay. Mag-usap kami ni Pars. Pero gusto ko lang talaga magpahangin noon dahil parang naubos yung pasensya ko ba? Yung parang pareho kayo sobrang pagod sa work. Tapos may bata pa, may bahay pa. Yun, mula nun, nagkaintindihan na kaming dalawa. Hindi talaga maiwasan na hindi kayo mag-away, mag-asawa. Yun, first time ko yun mag-open up sa ibang tao na nag-away kami mag-asawa. Yung time, hindi naman talaga siya yung kailangan ko talaga i-share na nasabi lang na nag-away kami kasi nga dapat pupunta kami dun sa city. Pinaintindi lang naman Inday Karya sa akin na ganyan. Maganda mag-advise si Inday Karya. Hindi siya yung kaibigan na pag nag-away kayo mag-asawa tapos gusto mo umalis ng bahay, sabihin ka, halika dito, tagay tayo, no? Hindi siya ganyan. Na-surprise ako noon kasi first time ko mag-open up nung kay Inday Karya. Sabi niya lang sa akin, pag-usapan niyo lang, intindihin mo siya. Kung pagod siya, mga ganyong bagay lang ba? Yun, pinaintindi ni Inday Karya sa akin. First time yun nangyari sa akin na may kaibigan ako na nag-advise ng ganun kaganda ba? Kaya iba si Inday Karya natin. Kaya ate ko yan si Inday Karya dito sa Finland kasi may mga medyo layo-layo man yung edad namin. Tapos ako nasa 26 pa. Tinuturin ko yan siyang ate. Hindi lang bilang kaibigan, kundi totoong kapatid. Ganyan niya. Kasi sila yung mga taong pag may kailangan ka, andyan. Tapos pag may kailangan... Ano mo itong ating mixo? Eh, gutom naman siguro ito. Saglit lang na kasi magluto ako ng carbonara para sa inyo ng tatay mo, ha? Ayan. So ngayon, hindi na kami nag-aaway ni Pars kasi nagkakaintindihan na kami. Yan. Ganyan talaga pag may mag-asawa. Andyan yung awayan. Dami nga dyan, hindi nagkaintindihan kaya nakihiwalan dahil hindi nag-uusap, di ba? Pero sa amin, mag-uusap kami eh para maliwanagan ba ng isa't isa. Kailangan lang ng tulong-tulong dahil pareho naman kami nagtatrabaho para... And then, meron kami yung mix to. Ayun.
Oops, kaya maswerte din ako dito sa pars natin dahil marunong siya umitindi sa akin. Pero yung pagtulong-tulong niya dito sa bahay talaga, ganun na talaga po si pars natin mula nung dati pa na hindi ako nag-vlog-vlog. Ganyan na talaga yan si pars, tumutulong yan sa akin dito sa bahay. Wala, uy. Kalimutan ko pala bumili ng ham nito. Bacon lang kasi itong panglagay ko sa ano natin, carbonara. Yan, oh. Yan lang yung aking luto ngayon. Hindi ko masiguro ito lagyan ng mga nilalagay ni Pars dun sa pizza niya. Magkuha kaya ako ng isa dun. First time dun mag-mix ba pag lagyan ko. Yan. Ito kasi yung ano ko, bacon ko. Sa top lang yan siya. Ilagay ko sa top. Hindi talaga yung main meat ko sa carbonara. Limutan ko lang bumili ng ham. Pero check natin doon sa freezer kung meron tayong pwedeng gawing ham dyan sa ating carbonara. Dahil madami yan tong luto ko hanggang bukas to na food para hindi na ako magluto pagdating bukas. Eh, dito naman si Pars eh. Ano kaya gagawin ni Pars dito? Wala, nagpapahinga yan si Pars. At like what I said before, yung balikat niya, medyo okay na daw ngayon. Are you hungry, love? Yoyo! Ooh, yoyo daw. Hungry na ang ating baby Mixo. Yoyo. Yoyo? Very hard hungry? Hard hungry? Tama yung sabi ko? Hard hungry? Yes! Ay, titikirua ka. Yo! Ay, titikirua ka. Rakas! No? Have you tried to find me ham where I can also put ham? Yo. They're in freezer like those small one. Pati si Pars na pa ham. Sabi ni Pars, sa isip siguro ni Pars, seryoso ka nga rin, Queenie? Ham? Ham? Hindi niya kasi maalala kung meron pa ng ham dyan sa freezer. Yan. Malapit na yung ating bacon maluto. Ako na yung kutsilyo natin dito eh. Pangdakdak lang sa ano ba, ahos natin. Ayan oh. Para easy i-chop-chop tong ating garlic. May nabasa pala ako dyan sa comment section natin na sabi niya, dapat maganda daw sa kusina na ang ref ay naka-organize at ang cabinet na sa kusina. Ah, this one. Yo, what time you mean? No, we can put this. No. So, yun, nataka ako. Ano ibig niyang sabihin? Hindi ko maalala kung sino nag-comment nun. Kaya yung freezer namin nasa kwarto ni Mixo. Dahil wala na po kasing space dito sa kusina. At yung mga kabinet na nakikita nyo po dito sa kusina namin, built-in. Hindi po namin pwede galawin yan. Hindi kaya ilipat. Ang hirap po pag ilipat yan. Tapos yung ref namin, dyan talaga ang place niyan. Kung pwede nga lang yan, i-renovate yung wall dyan. Yung sa ano namin. Dito ba o oh, ito, yung wall na ito. Yan. Kung pwede pa lang yan itumbahin. Ay, tinumba ko na yan. Pa-renovate ko ba kasi gusto ko open concept eh, hindi man yan pwede tawag yan i-renovate dahil pag ni-renovate yan, buong bahay galing dun sa 6th floor lumbok ng lahat ng building pag ginalaw mo yan ta-ta-ta hungry na yung ating Mixo kohta Mixo sa truwa ka kalimutan ko kayo balikan, oy kasi si Mixo nag-iyak-iyak, malapit na matapos yung aking carbonara sauce. Kalimutan ko bilhin yung masarap na cheese ba, yung parang Eden cheese ang lasa. Pero okay lang, madami naman tayong cheese dyan sa ating ref. Yan. Kunti na lang to. Tapos na. And then yung ating pasta, ilunod ko na to. 3 minutes lang kasi to. Yung fettuccine na
pasta na kuha. Buti ko nila tinapon. Expiration nito, oh. September 29 pa. Ah. No, gusto ko yung isa kasi maliit lang naman. 250 gram lang to. Tikpan natin yung ating sauce kung okay na. Creamy talaga siya. Mm. Sarap na. Yummy. Nasa kamay lang yan para mo pasarapin yung pagkain. Tama po ba? Minsan naman pag nagluto ako, hindi ko masasarapan sa luto ko. Pero para sa kanila, masarap. Yan. Okay na, magligpit na ako kasi malapit na to. Yung pasta na lang ang hindi pa ready. 3 minutes lang naman yung pasta eh. Babilis lang yan. Dan, dar, dan! Uyo, batonggi! Lucky batonggi. Ito na yung carbonara alam. Maring clean. Tapos si... Hoy! Maybe it's more fast if you cut it. I can't because it's frozen. Ah, at meron kaming... Anong natawag nito, Rakas? Banggit kita? Baguet. Baguet? Yung baguet. Tinapay na garlic ba? Garlic baguet. Yes, garlic baguet. Yan. Yan na yung ating carbonara. Init pa. Minix ko lang siya. Hindi pa luto yung ano? Bread na ano? Yung garlic bread hindi pa luto. Nakalimutan. Asan na yung plato ni Mixo? Masarap kasi yung garlic bread sa pasta. Sana magustuhan ni Mixo yung carbonara. Pero masarap na yung carbonara ng kanyang mama. Magugustuhan niya ng ating Mixo. Bahan, bahan, bahan. Quite busy. Oops. Oh. I think kailangan ko i-cut yung ano ni Mixo. Pasta kasi mahirapan siya kumain ito. Ayan. Si Mixo mahilig sa pasta at potato. Hindi siya mahilig sa rice. Sinubukan ko naman siya talaga pakainin ng rice nung baby pa siya. Niluluwa niya talaga pero pag patatas, ay, gustong-gusto ni Mixo. Ayan. Okay na yan. It's garnish sa bacon. Yan yung ating pagkain sa ating Mixo. Parang dry siya kunti. Lagyan natin ng sauce. Ito yung sa ating Mixo. Saan na yung kanyang kutsara? Oh, diba? I love my family. Masarap talaga magkaroon ng pamilya kasi may pagkakaabalahan ka ba? Akala ko kunti lang, madami para talaga siya, oh. Sabi ko kay Pars, parang kulang. Paano man mag-plating nito? Ay, hindi man ako marunong mag-plating. Oops, oops! Konti lang sa akin. Kasi nga, I'm on diet. Oops. Ah! Ano ba yan? Uy. Yung carbonara natin dyan sa Pilipinas, hindi masyadong type ng ating Pars kasi daw matamis. Medyo matamis kasi yung carbonara natin dyan. Yan o. Kumain kami dyan sa isang restaurant tapos natikman niya yung carbonara. Hindi niya masyadong type. Pero nung nagluto ako, gustong gusto niya. Oops. Dagan natin yung kay Pars. Ayan. Meron pang konti. Ayan. Pag gusto pa ni Pars na may magdagdag na lang siya. Di kaya yung ating Mixo. Now, tikman ko nga. Masarap ba yung ating carbonara?
haba naman itong noodles. Uy, pasta ba? Antayin lang natin yung ating garlic bread maluto and then kain na kami, familia. Nami. Ano ulam nyo ngayon dyan, mga Mars, mga Pars? Sino nag-litsyon dyan? Sino nag-grill dyan ng isda o di kaya belly pork? Kanina sa labas, nung nag-bike-bike kami ni Mixo, ang bango ng grill. Kasi maganda yung weather sa labas, baka liwat kanan yung nag-grill na mga bahay-bahay. Kahit dyan sa kapitbahay namin na apartment, may nag-grill. Sabi ko, ay, nakakagutom na. Pasok na ako sa loob ng bahay kasi gagawa ako ng pagkain namin. And then, lagyan natin ng konting cheese pa. Okay naman itong cheese na to. Ayan. Kunti lang. Kasi nalagyan ko na kasi yan ng cheese dun sa sauce. Tapos yung kay Mixo. Ayan. Ayan lang na. Dandaradadad. Yes! Eating time! Are you hungry, baby? Hey, it's hot, love. It's hot. It's hot. Ayan, hindi siya makaantay sa garlic bread at si Pars. May pa-wine si Pars. Ayan, red wine si Pars. Ayan. Yummy? Only one, uy. Tao, small one. Careful, it's hot. 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 Sa hot. Yan, tinakpan ni Pars yung pagkain namin kasi yung garlic bread ay hindi pa so ready sarap. Kanina. Yan. So sarap. So it looks so sarap. Yeah, so sarap kasi yeah. You are hungry. I'm very hungry. So, kain muna kami. So, yun na yung araw natin for this vlog. Tomorrow again. Matutulog na tayo kasi bukas another day na naman. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog and good night po sa inyong lahat.